Ang bilis ng panahon, no? Akalain mong patapos na naman ang 2021. Naalala nyo pa ba yung video natin na top 9 best budget sport bike na nilabas ko noong January? Oh, mata mo! Oo mga chong, ganun nakatagal yung video na yon. And yet, andito ka pa din. Sumusubaybay sa channel na to. And with that, gusto kitang pasalamatan at ikiss sa nose. At dahil abot na naman natin ang 2022, ako na naman to, si Jow Moto, para samahan kang alamin ang mga bagong motor na dapat natin abangan sa susunod na taon. Kaya make sure to press that like and subscribe button para bros for life tayo. Ano pa ba mga cutie pies? Umpisa na natin. Bago tayo magsimula, panigurado, merong mga magtatanong sa inyo tungkol sa Kawasaki ZX4R. Ika nalulungkot ko mang sabihin mga giliw, pero hanggang ngayon, puro chismis pa lang ang nakikita natin at wala pang official announcement ang Kawasaki tungkol sa motor na to. Kaya don't expect too much, okay? Masasaktan ka lang. Gusto ko din sabihin na lahat ng motor na nasa listahan na to ay malaki ang tsansa na dumating sa Pilipinas. Let's say mga 99.9%. Asan ang 0.1%? Tanong nyo sa safeguard. At dahil wala pa sa Pilipinas ang mga to, wala pa tayong idea sa magiging presyuhan ng bawat bikes. Simulan natin sa pinakamababang displacement na dapat natin abangan sa susunod na taon, ang Yamaha R15 version 4. Ito na siguro ang by far pinakapogi at pinaka-high-tech sport bike sa history ng 150cc sport category. What to expect in the new R15? One of the biggest improvements is the styling na hango sa Yamaha R7, especially sa front end na may single bifunctional LED headlight with LED position light sa magkabilang gilid. Pangalawa ay ang bagong LCD digital panel na pwede mong i-connect sa iyong mobile phone via Bluetooth called the Y-Connect. Meron na dito ang traction control, assistant slipper clutch, upside down fork, at dual channel ABS. But wait, there's more! Kung hindi pa kayo nakontento sa lahat ng yan, nilabas din ng Yamaha ang R15M na may feature kung saan pwede ka magpalit ng mga gears na hindi pumipiga ng clutch called the quick shifter. Upshifts only guys. Nalula ka ba sa features? Panalo, no? Pero alam mo kung ano pang nakakalula? Yung magiging presyo nito paglapag sa Pilipinas. Kung namamahalan na kayo sa version 3 na may 164,000 pesos, asahan na natin na magmamahal pa to lalo dahil sa tech na nilagay nila dito. Isa pa, malaki din ang tsansa na non-ABS pa din ang dumating sa Pilipinas katulad ng mga version 3. Second will be the all-new 2022 KTM RC390. Finally, sa wakas, binago din ng KTM ang RC. Halos 8 years din nating nakita ang itsura ng RC390. Pero ngayon, eto na siya. Complete redesign ang ginawa nila. Biggest change will be the bodywork na hango sa MotoGP bike na RC16. Bagong front end, mas malakas na dating na side fairings, bagong trellis frame, at redesigned split seat. Hindi na mukhang seat cowl yung pillion seat niya. Second, biggest improvements will be the TFT display. Hindi na siya mukhang Game Boy. Pwede mo na din i-connect ang mobile phone mo sa dash na may bagong features kung saan pwede kang mag-switch sa cornering ABS to Supermoto ABS. Pinalaki na din ang airbox ng RC390 at mas pinalaki ang fuel capacity. Ang dating 10 liters fuel tank, 13.7 liters na ngayon. But sa kabila ng lahat ng yon, hindi nila binago ang makina ng RC. Same engine pa din ang nakalagay dito. Pero dahil sa bagong exhaust, bagong airbox at revised fueling system, lumakas ng bahagya ang torque nito at ayon sa KTM, dahil sa bagong bodywork na dagdagan ng 11 km/h ang top speed nito. Third ay ang 2022 Honda CBR 500R. The all-new 500R features a new Showa 41mm upside-down fork na dual disc daw with radial mounted calipers, bagong swing arm at slipper clutch. So asahan na natin na mas maganda ang handling at braking ng upcoming 2022 CBR 500R. At kung mapapansin nyo, iba na din ang styling ng front end ni 500R. Halos magkahawig na sila ng CBR 650R na may winglet at mas pinalakas na LED headlight for better visibility. Engine will remain the same dahil naka Euro 5 compliant na to. Kung styling ang pag-uusapan, mas pipiliin ko ang CBR 500R over Kawasaki Ninja 400 at KTM RC390. However, when it comes to weight, ito ang pinakamabigat sa tatlo na may 190 kilograms kumpara sa Ninja 400 na may 163 kilograms at 2022 KTM RC390 na may 155 kilograms lang. Pero kung street sport bike ang habol mo, baka ito na ang para sa'yo dahil
dahil mababa lang ang seat height nito. Honda Philippines, kung napapanood nyo to, please naman, pakilabas naman yung Honda CBR650R. Next bike will be the Honda CB500X, ang middleweight adventure bike na in-offer ng Honda. Katulad ng CBR500R, meron na din tong bagong gintong Showa 41mm upside down fork, dual disc din na may malaking radial mounted caliper sa harap at slipper clutch. Halos same upgrades din katulad ng Honda CBR500R. Binago din nila ang LED illumination at ayon sa Honda, mas pinagaan na nila ang swing arm at rims nito. 47 horsepower engine will remain the same. However, may onti silang adjustment na ginawa sa fuel injection kaya nadagdagan ng bahagya ang torque nito. Kung naghahanap ka ng unang adventure bike mo this coming 2022, you should look forward on the new Honda CB500X. Honda, kung nababasa nyo ulit to, hi, CBR650R. Panglima ay ang bagong announced na Kawasaki Z650RS, ang bagong middleweight retro this coming 2022. First glance, walang duda, ang mini-me version ng Z900RS. Kung tutuusin, hindi ito ang first time na naglabas ang Kawasaki ng Z650RS dahil nauna nilang nilabas to noong 1976 hanggang 1983 at 4-cylinder ang ginamit nila noon. Tawag nila dito UJM or Universal Japanese Motorcycle. Hindi katulad ng sport naked version na Z650, mas upright ang body position mo dito, mas mataas at mas wide ang handlebar, at mas minimalist ang itsura. Let's just say, mas pang daily bike to compared to Z650. The Z650RS is powered by the same parallel twin engine katulad ng Z650 at Ninja 650 na may 67 horsepower at 8,000 RPM. Same trellis frame at same horizontally linked front fork. One thing is for sure guys, mas magiging mahal ang presyo nito kumpara sa naked sport Z650. Next will be the new middleweight adventure from Triumph, ang Tiger Sports 660 na magiging available sa market this coming January 2022 for 555,000 pesos. Ang nag-iisang motor na sigurado ako sa presyo dahil nakapost sa page nila. Yes, kung hindi pa kayo nakontento sa ganda at abot kayang retro bike na Triumph Trident, ito ang adventure version ng motor na yon. Kung hindi nyo pa napapanood ang review ko tungkol sa Triumph Trident 660, ilalagay ko ang link sa dulo ng video na to. The Tiger Sport shares the same engine with the Trident na may 3-cylinder engine at 81 horsepower. Design-wise, may pagka-minimalist at hindi ganun ka-OA ang styling. At bandang baba, may resemblance sa Trident ang itsura. May TFT display with phone connectivity, self-canceling indicators, 2 riding modes at traction control, ride-by-wire, assist and slipper clutch, and dual-channel ABS. What's good about Triumph is they offer wide varieties of accessories tulad ng mga quick shifter, heated grips, USB charger, TPMS, at mga luggage options. Kung naghahanap ka ng ADV bike na galing sa quality brand, men, ito na yun. Number 7, ang most awaited super sport this coming 2022, ang Yamaha YZF R7, ang successor ng napakasikat na legendary Yamaha R6. Ang tanong, successor nga ba talaga? May kukumpara mo ba talaga ang Screamer Inline 4 R6 sa Crossplane 2 Parallel Twin R7? Maraming nadismaya sa pagkawala ng R6 dahil sa napaka-strictong Euro 5 compliant at sa nagiging sales ng 600cc sport bike ng Yamaha. Kaya nito lang, nilabas nila ang R7, ang third version ng MT-07. May bagong front end na may single bifunctional LED headlight, side fairings and tail section na medyo identical pa din naman sa R6. It also comes with the assisted slipper clutch, adjustable KYB upside down fork, dual channel ABS at may radial mounted master cylinder from Brembo. Seat height is almost the same like the R6 pero mas pinanipes ang tangke nito na may 13 liters of fuel tank capacity lang. But power delivery, malayong malayo sa R6 dahil kinuha ang engine nito sa MT-07 na may 72 horsepower lang. Kung meron mang kakompetensya ngayon to sa Pilipinas, it will be the Kawasaki Ninja 650. Wala din tong mga riding modes at traction controls but seat height and body position hindi naman nalalayo sa R6. At hindi rin naman ganun kasing mahal ng R6. Pang-8 sa ating listahan will be the Kawasaki Z900 SE. Nagulat ang lahat ng nilabas ng Kawasaki ang naked sport Z900 sa Pinas na pumapalo lang ng 505,000 pesos. Nagtotoo nga niyan, kahit ako nagulat at hindi ko napigilang pumunta sa Kawasaki mismo para tignan ang Z9. Kung meron mang pinakasulit na naked
second in line for ngayon, it will be the Z9 dahil sa features at price point na in-offer nito. Aggressive styling, all LED lights, TFT display, phone connectivity, adjustable upside down fork, traction controls, riding modes, ABS, assist and slipper clutch, inline 4, at kung ano-ano pa, my God. Ngayon, kung may SP ang MT-09, may RS ang Triumph Street Triple, meron namang SE ang Z900. Sa SE version, meron itong kasamang Brembo M4.32 front caliper, high-grade front suspension, at naka-Ohlins S46 ang rear suspension. Siyempre, hindi biro itong mga parts na to, kaya asahan na natin na lalayo ng sobra ang magiging presyo nito sa standard version. Number 9 sa ating listahan ay ang all-new Super Naked ng Suzuki, ang GSX-S 1000. Anong massive changes na nangyari sa GSX-S 1000? Halos total redesign bodywork ang ginawa nila dito. In fact, ang layo ng itsura niya sa nakilala nating GSX-S 1000 noon. Mukha na siyang Gundam. May napaka-unique na LED front end na may extra sharp winglet sa magkabilang gilid. Fuel tank capacity was increased to 19 liters. Full LCD instrument panel, 3 riding modes, 5 level traction control, ride-by-wire, quick shifter, at kung ano-ano pang good stuff. Kalimutan na natin ang lumang GSX-S dahil napaka-futuristic ng pinalit nila dito. Ano ang pinagkaiba niya sa Katana? Well, the engine, fuel mapping, chassis, and suspension are almost the same lang naman. Nagkatalo lang sa styling at ergonomics. Ang GSX-S 1000 is more like a street fighter while ang Katana naman may touch ng modern classic. Mas upright at mas roomy ang upuan para sa rider kumpara sa Super Naked GSX-S 1000. Kaya kung pang malakas ang naked ang trip mo sa Suzuki, better wait for the GSX-S 1000. Last in our list will be the all-new sport touring Suzuki GSX-S 1000 GT. Yes, Suzuki na naman! Kung naalala nyo ang motor na GSX-S 1000F, ibaon nyo na sa limot yun dahil ito na ang pumalit sa kanya. Kung ang Kawasaki ay may Ninja 1000, ang Suzuki naman merong GSX-S 1000 GT. Ang makina nito ay galing sa dalawang kapatid niyang GSX-S 1000 at GSX-R 1000. Unang pumukaw na attention ko sa motor na to is the front end. Parang hammerhead shark yung itsura niya na may mataas na windscreen, di ba? The GSX-S 1000 GT shares the same features as the new GSX-S 1000. Hindi naman sila nagkakalayo when it comes to tech. Ang kaibahan lang dito, may halong sport bike ang DNA niya pero in a comfortable riding position. Expect the pricing will be more expensive than the Super Naked dahil sport touring to. At ito mga kaibigan, ang 10 bikes na dapat mong abangan this coming 2022. Kung nakatulong tong video na to at nag-enjoy ka sa panonood, please paki-like. At alam ko, hindi ka pa nakasubscribe. How dare you, nanood ka nang hindi nakasubscribe. So please makikipindot na lang yung subscribe button at let me know in the comment section kung anong motor ang balak mong kunin this coming 2022. Mga cutie pies, hanggang sa muli. Kita-kits sa next content.